Isang kotse naman na may lamang apat na bangkay ang natagpuan ng mga residente sa sityo Likaw-Likaw, Barangay Makabud, dyan sa Rodriguez Rizal kaninang umaga. At base sa inisyal na report, dalawang babae at dalawang lalaki na wala ng buhay ang nakita sa loob ng isang Nissan Almera na may plakang NGU1923. Nagsasagawa ngayon ng investigasyon ng mga tauhan ng Rizal Forensic Group para makakuha ng iba pang ebidensya sa crime scene. Inalam na rin ang pagkakilanlan ng mga biktima habang blanco pa rin ang ating otoridad sa posibleng motibo at mga suspect na nasa likod ng naturang krimen. Isa namang trabahador ng glass supply ang nabagsakan ng 10-footer container van dyan po sa lungsod ng Zamboanga. Inimbisiga naman ang otoridad kung may pananagutan dito ang may-ari sa insidente. Francis Marquez sa balita. Umaaray sa sakit ang isang 46 anyos na laborer habang inililipat sa stretcher ng mga medical responder matapos itong mamaksakan ng isang 10-footer van sa Tetuan Highway, Zamboanga City. Kinilala ng PNP Zamboanga City ang biktima na si Elmer Ibanez na residente ng Barangay Giwan at empleyado sa isang glass supply sa lugar. Ayon sa mga kasama niyang manggagawa, nagdidiskarga sila ng mga salamin mula sa loob ng container nang aksidenteng tumagilit ang container van. Nabagsakan si Elmer at naipit ang halos kalahati ng katawan habang nasugatan sa braso ang kasama nitong si Ninyo Coro. Nangako naman ang may-ari ng glass supply na sasagutin ang gastos sa ospital. Samantala, patuloy pa ang investigasyon ng PNP sa insidente at inaalam kung sino ang dapat managot sa insidente. Mula dito sa Zamboanga City, Francis Marquez, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat.